We're investigating. More information could arise, but based on the preliminary investigation, no sign of terrorist involvement in the horrific explosion that occurred here in Western New York. Walang indikasyon ng pag-atake ng terorista. Ito ang mariing pahayag ni New York Governor Kathy Hochul sa nangyaring trahedya sa tulay na nagdudugtong sa estado ng New York, USA at Ontario, Canada sa Niagara Falls araw ng Miyerkules, November 22. Makikita sa security camera na inilabas ng U.S. Customs and Border Protection o CBP ang pag-crash ng isang sasakyan na bumabiyahe ng napakabilis mula sa gilid ng teritoryo ng Estados Unidos. Dalawang individual na nakasakay sa kotse ang patay matapos itong lumipad at sumabog ang sasakyan nang ito ay bumagsak sa lupa. Nagtamo naman ng minor injuries at dinala sa ospital ang isang border patrol na nakaistasyon sa but ng oras na iyon. Pansamantalang isinara ang apat na border sa pagitan ng US at Canada dahil sa insidenteng ito, gayon din ang Buffalo International Airport sa New York. Ayon rin sa mga otoridad, walang natagpuan ng mga imbestigador na ebidensya ng pagkilos ng terorismo at inaalam pa kung ito ay intentional o aksidente lamang. Sa kasalukuyan, mataas ang alerto ukol sa seguridad dahil sa kasalukuyang conflict sa Middle East at sa peak ng US holiday travels. We're gonna make sure the public is safe before they go back on the Rainbow Bridge. Daryl Angeles, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.